Lumaki sa pamilyang mahilig sa volleyball ang isa sa mga star hitters ng Lawag Power Smashers na si Gemma Galanza. Sa kanilang apat na magkakapatid, tatlo silang naging volleyball players. At ang kanyang ama ang nagsilbing una niyang coach. Grade 4 to 4th year po, naging coach ko siya. Parang yung volleyball sa amin, parang yun na yung bonding namin, ang family namin. Kasi parang yun nga, doon na kami nag... Doon namin parang nararamdaman yung saya namin. Maraming oportunidad ang naibigay ng volleyball kay Gemma. Pero kapalit nito ang malayo sa kanyang pamilya. Minsan napanghinaan ako ng loob, ganyan. Kasi sila yung, syempre, inspirasyon ko nga. Tapos, yung sila yung lagi kong... Sila yung laging nanonood sa games ko. Pero parang wala na silang time para manood sa akin. Yun. Lalo yung father ko, parang nag-iba siya kasi parang nagdadrama siya sa nanay ko na iwan din tayo ng mga anak natin kasi syempre mag-aasawa kami, ganyan. Parang nagtatampo siya na mawawala na kami kasi gusto niya lagi buo kami ng family ko. Noong nakaraang taon, sinubok si Gemma nang yumao ang kanyang nakatatandang kapatid dahil sa heart attack. Malapit si Gemma sa kanyang ate na kanyang number one fan at inspiration. Siyempre, sobrang hirap kasi parang yung ate ko pang yun yung parang close ko. So parang sakit sa akin kasi biglang nagkulang yung time ko para sa kanya. Sabi ng tate ko, huwag nating piliting mabigat sa loob natin na nawala si Tintin. At dapat gawin nating inspirasyon sa lahat ng bagay. Pinatibay ng pagsubok at pinalakas ng mga karanasan. Mas mature na Gemma Galanza ang maasahan ngayong reinforced conference sa Shakey's V-League. As student athlete, kailangan nandun yung determination mo para makapaglaro at mag-aral ka ng maayos. And dapat kung ano yung sinimulan mo, tatapusin mo. Kasi kung nandito ka, kailangan panindigan kung ano yung sinimulan mo.